everyone. Now we're going to be discussing about the most frequently asked question pa na isa na sobrang lahat ata ng tao nagtatanong kung paano gawin ang books of account. Actually, ako, pinakahuli ko na siyang inaaral kasi na-stress ako sa kanya, hindi ko. Pero sige na lang, kailangan ko rin aralin. So, ano ba talaga ang books of account? Paano ba siya isulat? Yeah, so, ang books of accounts is, usually pag non-VAT kasi, 4 books yan. Mm-mm. Pag VAT ka, 6. So, merong 4, ang 4 books na yan is cash receipts book, cash disbursement, general journal, and general ledger. So, pero ang i-discuss lang natin is yung cash receipt and cash disbursement. Mm-mm. Oo. Kasi, hindi na kaya ng powers yung ang dalawa pang book kasi baka dumugo na yung accounting analysis yun na kasi. Na oo. So, kasi may debit, credit, yun. Ang pinaka-importante is yung dalawa. The cash receipt and the cash disbursement. Pag nasagutan naman yung dalawa, madali kaya na. Lang sagutan yung dalawa ng bookkeeper or anyone else. Saka, usually, pag nagta-tax map naman si BIR, yung hinahanap niya rin naman talaga is yung 2 books lang. Eh, paano kung walang laman yung dalawa? Eh, kailangan sulat. Hindi, yung 2 books na cash receipt and cash disbursement. Okay. Yung general journal, hindi na sila masyado nag-aano. Kasi, actually, yung ibang RDO nga, dahil walang yung binibigay sa mga professionals. Like, mga financial advisor, ganyan. Dahil walang yung binibigay or nila. Or mga doctors. Oo. Minsan, baka may mga doctors na dahil walang yung libro. So, okay lang yun. At saka lalo kung si BIR lang din naman nagsabi na dahil walang yung libro mo. Mm-hmm. So, wag ka na maghanap ng pang-apat at pang-atlo, di ba? Tama na lang. Dalawa na lang. So, sige, we'll be discussing it kasi sobrang important niya. Mm-hmm. Okay, the first book that we're going to discuss will be... Cash receipt. Cash receipt. Yeah. So, paano mo malalaman na cash receipt siya? Pag open mo, may tatak si BIR. Ito yung importante, yung tatak. Tapos na yung nakalagay dyan, cash receipt. Tapos, ano pa yung importante? So, minsan, pag napansin nyo, ang sinulat lang ni BIR, CRB. So, yung CRB, cash receipts book yun. So, yung, tapos yung other important details dito is yung name, syempre name ng taxpayer, TIN, address, tapos may pirma dapat. Pirma and date. Stamp. May stamp ng date. Kasi, importante yung stamp ng date pag nag-renew ka ng books. Yun yung titingnan nila. Yun yung titingnan nila. And para malaman saan ka magsisimula. Okay. So, kung January. Kung... ito kasi December 29 Pag December 29. January na pwede na. Oo. Okay lang din naman kay BIR yun. And January na. Kasi parang understood naman na kunwari December 28, hindi ka naman na halos magkiklinik din ng 29, 30, ganyan. So, parang no transactions ka na rin for the month. Kaya, yung coming month na lang yung gawin. Okay. So, okay. Punta na tayo sa next page. Ang pinakamadali, blank. Blank lang siya kasi... para hindi mo raw ma-override yung tatak ni BIR. Oo, kasi... minsan tumatagos kasi yung stamp ni BIR. Ganyan. O kaya pag dumiin yung sulat mo dito, mahirap i-photocopy to. Kasi kapag nagpa-renew ka ng books of accounts, fa-photocopy mo tong first page to eh. Hmm. So kapag andiin yung sulat nung gumawa or yung nagsulat niya yun, mahirap, baka hindi na masyadong makita yung stamp ni BIR. Okay, so... yun. Yun yung pinakamadali. Blank. So, pwede na tayo sa tunay na mag-encode. So, ilang columns yung talaga kailangan? So, ang sa cash receipts, 4 yung pinaka, yung important. 4 columns. Yan. So, date, patient's name, date for the month. Yan. So, kunwari, you're gagawin mo yung for the month of January, sulat mo January 20-something dun sa taas. Tapos, date dito, patient's name, OR number, and then amount. Tapos, makikita nyo, may number na talaga dito sa columnar, mm-hmm. Diba? So, 1, 2, 36 na kalagay. Uh-oh. Pero, ang magagamit this lang corresponds to the date of the month. Yes. Okay. So, we're going to the Excel part kasi para makita nyo kung paano mag-encode. Okay? Mm-hmm. So, yan. Ito. So, ganito daw yan. For the cash receipt. For the cash receipt, 'di ba may date nga tapos 4 columns. Mm-mm. Okay. And so example, si for January 1,
For sure, walang ano yan, holiday yan. So, sulat na lang natin holiday. Holiday. Kasi, unless nag-clinic pa rin kayo, ano ba? Nag-January 1. Alright. Ayan. So, for example, January 2, nag-start na kayo ng clinic. And then, ang patients nyo for the day, 10. Kumari, 10. Yung 10 na yun, isuhan nyo na resibo. So, dun sa patient's name, dun sa column na patient's name, pwedeng kahit isa lang. Okay. Kahit hindi yung 10 patient. Mm-hmm. Kunwari, si Juan de la Cruz. Yeah, sige. Yung unang patient mo, pwede. Oo. Pwede yung kung sino yung unang patient mo, pwede yun lang, yun muna yung isulat mo sa patient's name. Okay. And then, OR number nalagay. Kasi, doon. Kaya okay lang na isang name, kasi meron di, meron tayong column na OR number range. Okay. So, kunwari, ang na-issue mo is 10 receipts. So, 001, depende kung ano yung OR number dun sa receipt. Oo, yun, oo. Tapos 0 to 010. So, kunwari, for example, first, kakaregister niya lang, ano, so, unang booklet niya pa lang, mm-hmm. So, 001 to 010. And then, dun sa column ng amounts is the total amount of the issued receipts. So, kunyari, 500 pesos times 10. 10 patients, so 5,000. So, 5,000. Yan. So, yan din yung ano, yan yung... For January 2. Oo, for January 2. Tapos, kunwari, paano pag Sunday? Yeah, for... Pwedeng lagay, blank lang. Oo, blank lang. Or, sulat mo, no clinic or for the day. Ganyan, oo. So, di ba, napakadali. Yan na, tapos na po. That's per day. Yung una kasi, si BIR, ang requirement niya for books is dati, per receipt. Mm-hmm. Pero, so, tapos... Siguro, marami nagsabi na tao na ang daming, no. Madaling naubos yung box. Paano kung pag 100 yung nila sa isang araw? Saka lalo pag hindi yung ibang businesses, di ba? No. Parang ang dami nilang binibenta. Ang daming receipts. Daming resibo. So, ang ginawa na lang ni BIR is range daily sales. Oo, daily sales na lang. So, kaya yung date dyan, 1, 2, 3, 4, 5. Date, yan, January 1, January 2, January 3. So, okay. For the day. Kaya ngayon, range na lang yung isusulat mo. At the end of this, wala ka lalagay na sa summary? Total. Ito total mo rin. Total mo lang so, yung amount. So, kunwari, dito mo lang din lalagay. Doon sa column ng amount. Apo. Okay, saan na ba yun? Ito yun eh. Mm-mm. Yeah. Okay, so amount. Ito total mo lang lahat. Total lang. Tapos, pwede lagyan ng total dito. Apo. Total. Tapos total mo lang. Tapos total lang. Tapos yun na. Tapos yun, oo. Kasi kaya importante yung books. Kasi ito yung basis ng ifa-file mo na tax return. Mm-hmm. Kasi yan yung magiging source. So, kunwari, ang total mo kunwari, percentage tax ka. Yung total mo for the 3 quarters na sinulat mo sa book, yun din dapat ang lalabas sa tax return. Ah, okay. Kailangan kasi magbabanda gross receipts, di ba yung percentage tax. So, dapat sakto. Oo, so, and another thing, since madali nga lang siya gawin, pwede niyong ituro sa secretary para everyday may record. Mm-mm. Para ikaw din mismo, alam mo kung magkano yung nare-receive mong pera or ganyan. Yeah. Kasi yung iba may mga hindi na isusulat, hindi na re-resibo, or whatever. Hindi ikaw ha, pwede yung assistant mo, kinuha na yung pera. At least, counter-check din. Oo, totoo. Diba? It's your for your protection din kasi talaga siya. And pag biglang dumating sa BIR, may laman yung number niyo. Mapapakita. Kasi madali lang naman eh. Dali niya isang pangalan, total ng tapos OR, tapos. Oo. Madali lang siya pag ginawa mo siya araw-araw. Ang mahirap pag kinram mo siya. Nalaman mo dadating si BIR. Isang taon na pala hindi mo nasulat. Doon pala isusulat yung libro. Yan yung mahirap. Yan yung mas mahirap. So dapat sulat niyo na talaga. And better kung may secretary kayo na lang to do it. Pero syempre, counter-check pa rin. Oo. Tsaka yung tatlong yan. So, yung resibo, yung book, tax return. Yung tatlong yan, dapat equal yan lahat. Kasi yung resibo, susulat mo sa book. Yung book, yan yung basis ng tax return. Okay. So, lahat yan, bangga dapat yung tatlong. Okay. Naiintindihan niyo na. Tapos na. Tapos na siya. Yun na, yung cash receipt. Diba? Wala niyo na pakahihap. And that's per branch. Per branch pala. So, kaya that's the reason why dapat yung libro mo nasa saan yung clinic mo nandun din siya. Oo. Kasi pwede nang isulat right there and then. After your clinic, pasulat mo na. Kung tatlo yung patient mo, madali lang, diba? Unless, 1,000 yung patient mo. Mayama ka. Ito total mo lang din naman. Hi, everyone!
To all the doctors who are watching right now, hello. I'm Dr. Pinky De Leon Entarv of My Finance MD. If you like the video we have showed you, we have this course called Taxination. It's the ultimate online course about taxes for doctors, for physicians, for dentists, for vets, everyone who has a private practice or non-private practice. This course, at the end of the course, you will learn about how to file your own taxes on your own if you want to. If you don't want to file your own taxes, that's okay, but at least I think you need to know the basics, right? So if you're going to deal with taxes for the rest of your life, at least know all the basics about it. So you will not be clueless for the entire working life, alright? So As I always tell, the more you know, the less you pay. And take advantage of our promo right now because it's an introductory course. We have around 50% discount for all the new enrollees. Should you want to enroll, we will provide you a step-by-step guide on all your tax problems, all the procedures there is to know. It will be an online by-demand video. You can work at your own pace. It's like watching Netflix, okay? So we'll also provide group support to help you with your other queries. If you need more clarifications or you need anything you need to understand more about. And we will give you an access for 1 year. So if you are filing your quarterly taxes, percentage tax, any on the time that it's needed to be filed, you can just go back to the lessons and then apply whatever it is. If you have questions, go to the support group. So we will be with you for the entire year. So again, another thing is we extended the promo for the next 50 students again, that we will be giving away free green book 2 for doctors. So the second edition, the newest edition, you will have it for free. If you already have a copy for this, that's okay. You can give it as a gift or you can sell it. And also, if you want to know more about this and the taxation course, just click on the link in this post and just go there. And if you want it, enroll, okay? Click in the link and enroll. I hope to see you in the class. Okay, bye.